Das ist Sparta! So, what's up mga kalaipa? Kaya Moto here. Ikaw ba ay naghahanap ng bag na pwede sa iyong motor at the same time, pwede mong gamitin as personal bag? So, ito, may pinadala sa atin si Immortal Moto Bag, which is yung ito, Immortal Moto Bag na handlebar bag. So, huwag na natin patagalin mga kalaipa. Pasok muna natin yung intro bago natin i-review itong bag. So, let's go! So ayun mga kalaipa, so ito na yung new item ni Immortal Moto Bag na handlebar bag, no? So ayan, yung kanyang fabric ay fine satin with rubber backing, no? Tapos ang lining niya ay water repellent microfiber, no? Ayan. Tapos meron siyang lining na gray and yung logo ng Immortal Moto Bag sa harap, no? Ayan. Tapos ang dimension is 21 by 8 by 12 centimeters, and ang weight niya is 150 grams lang. Tapos doon naman tayo sa specs mga kalaipa. Ang specs niya ay meron siyang 2 main pockets, which is ito. Ito, yan, dalawa. Tapos meron din siyang 2 sub pocket. Yan, may 2 sub pocket siya. Tapos meron siyang 2 card pockets, no? So meron tayong ID dito. Testing natin kung kasya. Ayan. Ang aking license. Testing natin kung kasya din. So, ayan, kasya nga. Tapos, meron siyang 2 ball pen slot, no? Ito. Meron tayong ball pen. So, ayan. Para ready tayo, no? Kung meron man tayong kailangang fill upan. Ayan, tas ito. Then, meron siyang logo ng Immortal, no? Ayan. Tapos, nandito yung details ng kanyang tela na kung paano lalabahan, no? Ayan. Tapos, meron siyang stretchable pocket, no? Sa loob. Which is ito. Ayan. Ito may garter dito. Ayan. Garterless pocket. O yung tinatawag na stretchable pocket. Tapos number 8 zipper, yan. And meron siyang dalawang key holder, which is ito tsaka ito. Ayan. Tapos doon naman tayo sa mountings, no? Pag imamount kasi natin ito mga kalaipa, pwede ito sa handlebar and pwede rin ito sa side mirror. So ipapakita ko sa inyo mga kalaipa mamaya, kakabit natin sa motor ko na si Sky at si Freya. Ipapakita ko sa inyo mga kalaipa kung paano ikabit. Ayan, makikita nyo, diba? Meron pa siyang zipper sa loob. Tapos meron din siyang dito na parang mesh type siya na rubber. Ayan. May logo pa rin ng Immortal. Tapos sa likod, Replay as One, Pilipinas. Ayan. Meron pa rin yung zipper dito. Ayan, lagay niyo mga coins, cords. Ayan, pwede. Tapos ito yung sa likod niya mga karepa. Yung kanyang strap. Ito yung dalawang velcro clamp. No, para sa handlebar mounting natin. Ayan. So, ano siya? Sa velcro. Ayan. Na meron siyang D-ring. D-ring, square ring na pala ito. Hindi ito D-ring. Usually, meron to sa mga helmets. So, ayan. Ganyan lang yan pag-mount natin sa handlebar. Tapos, ano nga ba yung inclusion nito mga kalipa pag bumili ka? Ito. Meron siyang dalawang libreng. Adjustable strap, no? Isang mahaba at isang maiksi.
itong mahaba, pwede natin gamitin to for sling bag, no? Pwede natin siyang gawing sling bag. Tapos itong maiksi is for side mirror mounting. Yan, papakita ko rin sa inyo kung paano natin ikakabit sa side mirror. So, meron na nga palang ganito si Immortal Motobag, mga karepa. Para talagang legit, malaman yung legit, yung Immortal Motobag ay meron ganito. Ayan, may nakalagay na seal of quality excellence and yung sa Elite Business yan. Quality are priority and responsibility by Immortal. Tapos may QR code siya sa Facebook. Ayan. Ayan yung QR code niya. Ayan. Tapos yan, yung sa harap is yung Immortal Moto. Ayan, Immortal. Then, yung pula ay nakalagay. We play as one. Maganda siguro kung meron din ditong red na lining, ano, na talaga signature ni Immortal, kasi talaga ay gray, black, gray, and red. So, ayun, talaga napakaganda at pinag-isipan yung paggagawa nitong Immortal Motobag handlebar bag, no? Sa tela pa lang niya, parang premium na siya talaga. Ayan. So, hindi sayang yung ating ibabayad sa bag na to. So, ayun mga karepa, ikakabit ko na to sa aking motor at ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. So, tara, let's go. So, ayun mga karepa, ilalagay na natin itong handlebar bag, no, dito sa aking motor na si Sky. So, ito, dito natin siya ilalagay. Kung meron kang ganito, mga karepa, usually naman ang mga motor ngayon meron ng ganito. Yung tinatawag nilang crossbar, no, ayan. So, ganito lang yan, mga karepa. Tanggalin lang natin to, yung kanyang velcro strap. Then, kabit lang natin to dito. Tapos sa kabila. Kung naka NMAX ka, o yung kung mga naka naked handlebar ka, kahit wala kang ganitong crossbar, basta dun lang sa handlebar, pwede to. No? Yan. So, ganito siya. Ganun lang siya kadali kabit. Ayan. Ganyan siya. Ayan. So, pag nagdadrive tayo, is, ayan. Ayan yung inyong POV, no? Yan. Kaso, hindi mo kita yung gauge, no? Yung odometer or speedometer gauge. Yan. Hindi mo siya kita. Pero kung isa kang rider na sanay na, na hindi mo na kailangan tumingin, okay na to. So, nilagyan ko karepa dito sa loob ng bimpo. Kasha yung bimpo. Kasha pa isang damit, eh. Oh, kasha pa isang damit or power bank, yan. Nasa sa inyo yan. Tapos ito. Yan, oh, napakadali lang kumuha, 'di ba? Halimbawa nagda-drive ka, o halimbawa may checkpoint or papasok ka sa entrance ng mga gate na kailangan ng ID, ganyan mo lang. Andiyan na 'yung gamit mo. Yan, 'di ba? High quality rin 'yung kanyang zipper. Yan. Tapos ngayon, tuturo ko naman sa inyo, mga karepa, kung paano ikabit dito sa side mirror. Kung wala kayo nitong crossbar or ayaw nyo sa naked handlebar ilagay, pwede siya dito sa side mirror. So, meron ditong strap. No, di ba isang mahaba. So, ito, mamaya sa sling bag, pagka i-sling bag ko, ito yung kailangan natin. Yung maiksi. Ito yung kailangan natin sa side mirror, no. So, baklasin ko muna 'to. Yan, napakadali ng baklasin. So, ganito siya, mga karepa. Ipasok lang natin 'to. Yan. Pasok lang natin siya dyan na parang yan, nakasinturon. Then, adjust muna natin 'to sa pinakamahaba. Yan. Tapos tulad nito, mga karepa, hindi siya kasha sa side mirror, no? So, ang kailangan natin is yung mahaba. Ayan. Hindi siya abot, eh. Kaya yun yung purpose, kaya mayroong mahaba at mayroong maiksi. At the same time, ito namang mahaba, magagamit mo yun siya as limbag. Yan, mga karepa, gaganto lang natin to dito. Ayan, yung lagayan na to. Yan. Tapos sa kabila naman is dito. Ayan. Ganyan siya. So,
Iiksian mo lang to. Kung gusto mong medyo mataas-taas, pwede pang i-adjust ng i-adjust yan, mga karepa. Kung gusto mong saktuhan lang dun sa iyong motor. Ayan, ganyan. So, pwede pang i-adjust yan. Adjust lang natin ng i-adjust. Ayan, ganyan siya karepa pag ilalagay natin sa side mirror, no? So, kita na yung speedometer. O, yung gauge. Pag nag-rides ka, so, nakaganyan yan. Yan, ganyan na siya. So, depende naman sa iyo karepa kung gusto mo dito sa crossbar or sa side mirror, no? So, ngayon, may mga nagtatanong sa akin kung pwede daw ba ito sa Raider. So, meron ako dong motor na si Preya. Halos parehas lang naman ng handlebar yon. So, testing natin doon, mga karepa. So, ayun, mga karepa. Ito na yung motor ko na si Preya. So, medyo madumi kasi naka-stock lang talaga. Hindi ko pa magamit. So, meron din tong crossbar. So, ang crossbar naman ni Preya ay nandito. So, itesting naman natin to. Yung kanyang strap dito. Kung kasha. Mas maganda siguro talaga kung ang crossbar nandito. Yan, ganyan siya. Sa aking Fury na nandun yung crossbar sa harapan. Sa unahan. So, natatakpan pa rin yung kanyang speedometer gauge. So, kailangan kong gamitin is yung strap, no? Nakasama dito sa bag. Lipat natin, mga karepa. So, ito, mga karepa. Yung maiksing strap ay hindi aabot yan, no? No, hindi aabot. So, yung mahaba pa rin ang gagamitin ko. Ayan. Ganun lang din. Isusuot lang natin dito. Then, yan. Kabit natin dito. Doon din sa kabila. So, ganyan siya. So, i-adjust pa rin natin to. Madali lang naman i-adjust ka repa eh. Diba? Kasi meron ako nitong battle holder eh. Yan. So, ganyan siya ka repa. So, hindi naman sumasaya dito sa tank, no? Ayan. Saktuhan lang talaga siya. Meron pa rin clearance, oh. Pwede ko pa naman taasan to, mga karepa, para hindi sumayad. Kaya, mga karepa, todo na yan. Todo na yung adjust ko. So, sakto na to. Ayan. Sakto na kayong kanyang taas. Ayan. Kung wala akong battle holder dito, kasha yan, nasa gitna to karepa. Kaso meron akong battle holder, kaya medyo nandito siya sa gilid. Pero accessible naman lahat, no? So, napipindot ko tong signal light, no? Tong high beam, low beam, horn, starter, then high and low na ilaw, yung kanyang switch, no? Yung mga switch, yan, is napipindot ko pa rin, no? So, yan, hindi siya sumasayad, medyo tumaas na nga. Yan. Ang galing ng paggagawa nito. So, ayan siya, mga karepa, pag nasa Fury, no? Underbone. So, ride tayo saglit, konti. At meron ako ipapakita sa inyo na mga pictures, no? Na pwede kung saan ang motor. So, titingnan rin natin kung okay akong okay sa driving tong handlebar bag ni Immortal Motobag. No. So tara, mga karepa, samahan niyo muna ako. So mga karepa, yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwede sa motor and pwede as personal bag, is pwede naman itong gamitin, no? Gagawin niyo lang siyang sling bag tulad nitong nasa picture. Ayan, sling bag. Pwede rin siyang belt bag, no? Ayan, nasa picture na yan. Kahit kanino ay pwede itong bag na to, karepa. Kahit kanino pwede to. Ito lang sisiguruhin ko sa inyo, mga karepa. Pag bibili kayo nito, gawin yung dalawa. Pag ito nakita ng jowa nyo o ng misis nyo, na OBR nyo, nako.
sigurado hihingiin na to sa inyo kasi unisex siya mga karepa, pwede sa babae tulad ditong nasa picture na to, at yun nga sa ating mga rider na lalaki. So pwede to kahit sa anong motor mga karepa, kahit sa big bike pwede to. Meron ng mga big bike riders na gumagamit ng ganitong bag ngayon, pwede sa mga maxi scooters. So ayan, hindi naman sa gabal sa pag-ride ko, no? Kung ikaw eh loose on the go naman at kukunti lang ang dala, eh pwede na to. So dito ko nalang tatapusin yung aking video review mga karepa ng Immortal Motobag. So nais ko lang magpasalamat kay Boss Lucas Cheg, no, ng Immortal Motobag sa kanilang pinadala at pina-review na bag, na which is ito nga yung handlebar bag. So maraming maraming salamat po Boss Lucas sa suporta kay Kenzo Moto. And sa'yo karepa, kung napapanood mo man tong video na to, maraming maraming salamat sa panonood. So that's it for today. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do watch, share, comment and subscribe, and click mo na yung notification bell button para updated ka sa mga bagong videos ko, no? So again, this is Kenzo Moto signing out. Peace mga karepa. Let's go!